So, nakalanganin. Eh, nagkataon po itong Jollibee na inorderan ko po na chicken toy. Sabi ko, ipamigay na lang po namin. Kaya, nag-decide po kami, dito na lang namin ipamigay. Kasi sayang naman po yung 300 pieces. Hindi ko naman makakain lahat. Baka sumobra naman ang taba ko, tsaka itong mga kasamahan ko. Kaya, pero ang sa akin, kung hindi naman po pwede, halimbawa yung mga ganito, okay na lang ipagdihan ko po. Kasi ako lang naman po, sa totoo lamang, gusto ko lang po magpakilala. Siguro, isang paraan na rin po natin ito para mabigyan din tayo ng pagkakataon na makapili ng tama para sa atin. Kasi iba pa rin po yung makita natin ng personal, yung ako gusto maglingkod, at saka yung makilala po natin. Kasi kayo na po ang makakapagsabi sa damdamin ninyo, may karapatan po ba ang isang taong katulad ko na gustong tumulong sa Maynila? Dahil ako po ay may mga kamag-anak, at meron po kong auntie na dalawa na mga Muslim po, kapatid natin mga Muslim, at may mga pinsan po akong 100 na mga Muslim po na dito po nakatira sa Arlegui. Diba, sa Arlegui, dito sa kabilang side po. Eh, dapat po sana, bababa ako doon, kaya lang po, hindi namin tinuloy sapagkat may bagyo nga po paparating. Kaya gusto ko po sana makasama yung aking mga kamag-anak, sangkopan family po sila. So sana sila po ang kasama ko ngayong linggo doon po sa Arlegui, sana sa kabilang side. E nandito naman po ang ating kapatid na si Miss Nancy po. Nagdesisyon po kami na dito namin po ibaba. Kasi nga po, marami pong bata dito, baka mabigyan po natin ng kaunti, pang kaligayahan ng Jollibee. Kasi ako po nung bata, kaligayahan ko na yan Jollibee. Pagka nilibre na po ako ni mama sa Jollibee, masayang masaya na ako. So ang iniisip ko po, yung damdami ng isang bata, pag nabigyan, alis kahit paano, ang magulang matutuwa. Kasi yung anak mo masaya, di po ba ganun yung nanay? So ako po, si Mara Tamundong, ipinanganak po ako at lumaki sa San Andres Bukid, Manila. Dito po sa May Onyx. Kung familiar po kayo sa lugar ng Onyx, doon po ako lumaki. Sa May Onyx. Ito maraming tao. Lalo na po. May mga kamag-anak po. Yes. Welcome na po. Kasi every vacation, pag summer po, nandun talaga ako dahil yung pinsan kong babae po ay very close sa akin. Kaya sanay po ako magsuot ng balong, sanay po ako kung ano kinakain ng na mga healthy na pagkain. So, sa akin po, yung pakiramdam ko po makarating dito, parang nakarating na rin po ako sa mga kamag-anak ko. Kaya sabi ko, gusto ko sana bumaba para makasalamuha din po yung mga kabataan dito, yung mga senior citizen. At the same time, makilala nyo rin po ako, hindi lang sa tarpaulin. Kasi di po ba tayo, gusto natin ang tunay na pagbabago sa Maynila. Lalo na po sa ating mga kapatid na mga Muslims na gusto rin natin matutukan po tayo ng programa. Dahil nga po nung kamakalang yung 2 days ago po, kasama ko po yung aking mga pinsan galing po Cagayan de Oro. Sapagkat meron po pinasal at kami po ay nagkita-kita sa Robinson. At yun nga, napag-usapan namin na magdalap po ako ng outreach dito sa Arlegui, kung saan doon po sila nasasakupan ng barangay. Pero anyway, ako po sa totoo lamang, isa po akong senior citizen advocate. Ibig sabihin po, ako po ay lumaban para sa mga senior citizen pagdating sa kanilang benepisyo at karapatan. Ano man po ang estado natin sa buhay, ang tinitingnan ko po ang mamahal ay sa mga senior, dahil nga po, nandiyan ang aking mama, ang papa, nandiyan ang aking mga auntie. So nakita ko po yung kalagayan ng mga senior citizen natin. Sana may programa po ang ating local government para sa libreng gamot, libreng pagpapacheck up, at the same time po, yung mga dagdag pang benepisyo na sana matuunan mo ng pansin ng ating gobyerno. So ako po, nandun yung aking damdamin
sa mga magulang, sa mga lolo at lola, kasi ako po ay isang magulang na rin, na alam ko po ang pakiramdam ng isang magulang. Nag-iisip ka, araw-araw nag-iisip ka, paano mo ba maitatawid yung buhay ng iyong mga anak, makakain, paano ba talaga kahit na lola ka na, nag-i-discarte ka pa. Lalo na po sa inyo na ang karamihan po na trabaho ay yung pagtitinda, vendors, na nakita ko po kung paano at ano po ang sitwasyon ninyo ngayon. Kaya sabi ko, dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon ni Ala na ako po ay makapaglingkod, gusto ko po gawin tama at maayos. Kaya ako po ay bumababa para makilala nyo rin po ako, kasi mahirap naman yung gusto mong tumakbo pero hindi ka naman bumababa sa lupa para itapak mo at iparamdam mo sa iyong kapwa na ikaw ay tuturong sa iyong pagkakataon. Ako po talaga, sa halos 3 taon na ako po ay bumababa, kahit wala pa hong eleksyon, ako po ay bumababa na sa Maynila dahil nga po tinutukan ko ang online registration ng mga senior citizen, hindi lamang po sa kabuuan ng Maynila, kung hindi sa iba't iba pang probinsya. Dahil ako po ay nilapitan ng ahensyang National Commission of Senior Citizen na gusto po nila makatulong ako maibaba po sa bawat barangay ang online registration, sapagkat ito pong database na ginagawa ng NCSC o yung ahensya po ng mga senior, gusto po nilang malaman at malaman ng ating gobyerno ilan po ba talaga ang senior citizen sa buong Pilipinas, para alam po natin kung gaano kalaki ang budget na dapat ibaba pagdating sa kanilang pangkalusugan, pagdating sa kanilang mga ibang pangangailangan. So dito po magbabase ang ating gobyerno para makapagbaba ng tamang programa, na kung saan kahit hindi pa po tapos ang online registration, nagbaba na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen na kayo po ay entitled sa 5,000 pesos of health insurance. Ang health insurance po na yan ay magagamit ninyo para kayo ay magkaroon ng libreng check-up, libreng gamot, mga ultrasound, kung ano-ano pa, like CT scan. At the same time, magkaroon kayo ng yearly na matignan po at ma-monitor yung health ng mga senior citizen. Dahil alam niyo naman, pag senior na po kayo, hindi naman maiwasan na hindi iinom ng gamot. Eh paano po kung wala kayong pera? At least man lang may gobyerno po tayo, pwede natin masagdalan na pwede po nating malapitan at tayo po ay matulungan. Nung ako po ay nandito sa online registration, nang umpisa po ako dito, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan na pagbaba ko ng 2 taon, ito po ay nasa 9 million na po ng mga nakarehistro ng mga senior citizen. So malaking bagay po yan, dahil ang kabuuan po ng senior sa buong Pilipinas ay 12 million. So mag-avail na? Mag-online po kayo, mag-register po kayo online, dahil ang 12 million po, pag nakuha natin yung at least 10 to 11 million ng mga senior, eh ibababa na po yung programa sa inyo. Ang hawak na po ng programa ng mga senior ay yung ahensya ninyo na National Commission of Senior Citizen. So ibig sabihin, ito pong ahensya ay ahensya po ng mga senior na malalapitan nyo ng direkta. Hindi na po kayo mahihirapan, saan ba ako lalapit? Lapit ako sa barangay, hindi ka na makasundo. Lapit ako sa DOH, susulat ka, pero hindi ka naman re-replyan. Lapit ka sa City Hall, papabalik-balikin ka, wala naman nangyayari. So ito po, kagandahan po dito, may sarili na po kayong ahensya na pwede niyo po direktang malapitan. Pinapaliwanag ko po dito, ano po ba yung benepisyo na matatanggap ng mga senior? Nabanggit ko nga po yung health insurance. At the same time po, yung national government natin o national funds, kapag meron po gusto ibigay sa inyo o itulong, direkta na po sa inyo, kayo na po ang makakatanggap dito. Butante man kayo o hindi. Yun po ang kagandahan nito. Kasi alam naman natin, minsan pag hindi ka na butante, parang hindi ka na pinapansin, ano po. Pero hindi po gano'n ang pamantayan ng ating administrasyon. Ang tinitignan po natin dito ay lahat ng senior ay matulungan. Ang
ang hirap po maging senior. Ako nga po, 47 years old na. May nararamdaman na rin po ako. Sumasakit na yung likod ko. Nahihilo-hilo ako. Hindi ko alam kung kulang sa tulog. So, yung pag-aalala natin sa sarili, nandito na po eh. Kasi papunta rin ako sa pagiging senior. At least po yung lakas na meron pa sa aking katawan ngayon, gusto ko pong gamitin na makatulong para sa inyo. Dahil alam ko po, darating ang panahon, magiging senior citizen din po ako. At least alam po, may beneficyo rin po akong makatanggap. Di po ba? Kaysa naman hintayin ko pa po ba na ako, tapos saka pa ako tutulog, hirap na hirap ka ng maglakad. Baka mag-wheelchair na ako, pagkatapos doon pa ako gagalaw. Kaya pag tinatanong po ako ng ating mga kababayan, bakit po kayo tatakbo, ma'am? Ang ganda-ganda niya naman. Wow, kunwari lang po yun. Ano, wala naman kayong stress sa buhay? Gusto ko po kasi lakapin yung stress ninyo. Gusto ko po kayong matulungan sa programa. Dahil ang buhay po natin ay isa lang, ma'am. Yung oras na nandito po tayo, ilaan po natin sa paglilingkod. Dahil na nakikita po natin, marami po ang nahihirapan talaga. Hindi naman po siguro biro yung nakikita po natin sa ating environment. Katulad po ng mga anak natin, o mga apo na maiiwanan. Tayo po, nakayanan natin yung problema. Paano po yung maiiwanan po natin? At least sa ganitong paraan, mayroon tayong programa, mayroon tayong papamanas sa ating mga anak, alam po natin, may tutulong at tutulong po sa kanila. Sampo. Ya, kita buka. Grabe. Ini nama kami, no. Ini tahu. Ini tahu.